episodes, meron akong ipapakita sa inyo sa mga baguhan na mga transporter dyan. Itong nakakuha tayo ng isang booking na naman na may matututunan kayo, ito yung tinatawag na COD, POD bookings. So, bakit ko ituturo sa inyo to? Ha? Bakit? Bakit nga ba? De, ituturo ko sa inyo kasi itong booking na ito ay meron tayong kukolektahin na cash. Ito yung COD, POD na meron tayong kukolektahin cash. At paano yung gagawin natin sa cash? Ha? Ano, iuwi na natin? Hindi, itong cash na ito, hindi po natin ito isusoli sa may-ari. So, ibabang transfer po natin ito kay Transportify. At paano ang gagawin natin? Ito, ituturo ko sa inyo step by step para malaman nyo kung saan nire-remit yung makukolekta nyong cash sa customer. Okay guys, watch nyo. Ito yung booking na nakuha natin, yung COD POD na booking, kung saan itong booking nito ay meron tayong kukolektahin cash. Ipapakita ko yung icon niya, so ito makikita nyo. Ayan, makikita nyo yung icon na resibo, COD POD, under siya ng business program. So ito yung kukolektahan natin mamaya, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ang i-highlight ko lang dito kung paano natin i-remit yung cash na makukolekta natin kay Transportify. Now guys, mamaya watch nyo ulit ha. So nandito na tayo sa area na kung saan natin i-drop tong items na COD POD. Ito yung COD POD na pare-receive natin kay dito sa may-ari. Yung puti kanina, pinapirmahan natin yung pickup, binigay na natin. So ito yung ibibigay ngayon natin, yung kulay pink. Yung mga pipilapan nyo, COD, POD, booking number, date, ayan, saan ang location nyo pinikap, Pasig. So ito, dito pipirma yung magre-receive mamaya sa dulo, sa business customer signature, ayan. Name recipient nya, saka date. Pagka-pirma nyan, bibigay nyo itong pink. O, ayan guys. Bakang mga ito boy. Ayan lang. Ayan lang. Picture na natin yung items. Picture na yung items. Ayan. Tapos pamaya yung resibo. Apply na. Oo, sige. O ito, pipicturean pa yung pera para ipasok nyo rito sa inbox ha. Nakalagay collect 2990 from customer, please collect. Picturean niyo yung pera. Oh, ayan. So makikita niyo, pipicturean natin yung pera. Ayan, para alam niyo na yung gagawin. Oh, ayan. Scroll niyo, papirma na kayo sa customer natin kay sir. Sir, papirma na lang. Ito yung mga resibo na ibibigay natin kay sir, ha. Thank you, sir. Salamat. Yes. Na natin na mabigay lahat-lahat, dokumento, nakolekta yung pera, siyempre papipirma uli natin. So i-accept na ho natin yan. Yan. Please back home, back to the driver. So finish na tayo, loads. Okay, new request na naman tayo, kukuha na naman tayo ng bagong booking. O ito, mamaya panoorin nyo na naman ho kung paano yung process, paano na naman natin i-remit yung nakuha nating pera na cash. Na? Yan. Ito guys, yung ika-cash in natin sa GCash. Nakakita tayo ng Palawan. So ito yung Palawan. Ika-cash in na natin sa GCash itong nakolekta natin para pumasok na sa GCash Transportify natin. Yung bigay sa atin, issue ng GCash ni Transportify. Doon siya papasok. Para mamaya itatransfer na naman natin sa account mismo ni Transportify. Okay guys, dadalhin ko muna to sa Palawan para may cash in na natin. So mga loads, i-remit ko na itong pera sa Palawan. So ito yung 3,000, ito yung form na pinilapan ko para ma-cash in niya sa GCash account niyo, sa card papasok na. Okay guys, mamaya. Yan guys, galing tayo rito sa Palawan. So ito na yung form na i-remit na natin yung pera sa GCash.
So papasok na yun sa GCash card natin para i-remit naman natin sa bangko. Transfer after natin mag-cash in kanina sa Palawan, yung nakolekta natin cash booking natin sa COD, POD. So ganito guys, i-click nyo itong bank transfer. Yan. Tapos i-save natin dito sa Metro Bank. So piliin natin yung Metro Bank. Yan. So meron na tayong in-input na rito na account ng Metro Bank. So ito yung Metro Bank, pindutin na natin. So ito, panoorin nyo kung paano yung magta-transfer sa banko via GCash. Kaya i-input mo yung amount nya. Yan, after mo ma-input yung amount nya dito, ilagay nyo lang dito yung amount nya, tapos i-click mo tong send. Yan, click mo lang yung send. After na ma-send mo na yan, may ipapakita sa'yo na may magse-send sa'yo na confirmation process na yung GCash. So ito, ipapakita ko sa inyo yung picture niya. So ito yung lalabas. Yan. Ito yung lalabas na details niya. Tapos meron pang SMS confirmation na na-receive na ni Metro Bank. So ito, mamaya itong dalawa i-screenshot nyo to, importante, i-screenshot nyo to, pati yung isa kanina, saka ito, i-screenshot nyo rin tong bank transfer is being processed, saka ito, i-screenshot nyo kasi i-verify pa natin to dun sa Transportify apps na naman. So after nito, tapos na nito, punta tayo sa Transportify apps, i-screenshot nyo yan ha. Ayan. Punta tayo sa Transportify apps, ayan. So, nandito tayo sa Transportify apps, ganito. Punta kayo sa Info Center. I-verify naman natin yung hinulog natin sa GCash. Pindutin nyo yung COD. I-click nyo itong GCash app bank transfer to Metro Bank. Ayan. Ayan. Ito yung verification ni, para i-verify natin na nakahulog na tayo sa GCash to Metro Bank, naka-transfer na tayo. So i-click nyo itong remittance COD. Itong link na to, ipindot nyo yan para ma-verify na nakapaghulog na tayo sa GCash. Yan, click nyo yan. Lalabas yung form na yan. O yan. So pipilapan nyo itong halimbawa. Ito, COD remittance form. Kailangan to, importante. Pag hindi nyo ginawa ito within 24 hours, mapipending yung payout nyo weekly. Hindi lalabas yung sweldo nyo sa GCash. Hindi kayo mapapasweldo kasi pending to eh. Hindi nyo ni-remit ng within 24 hours. Ilagay nyo pangalan nyo. Halimbawa, Wilmer Tabat. Yan, booking number. Yung booking number ng na-accept nyo COD, POD, yung booking number niya. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Sample lang yan. Tapos i-click nyo GCash app to transfer. Ayan. Next. Click nyo next. Cash in type. Click nyo yan. I-click nyo kung paano nyo pinondohan yung GCash nyo, saan nyo hinulog yung pera after nyo na-collecta sa customers. Ako kanina sa doon ako sa naghulog sa GCash ko sa Palawan. So wala rito, ito 7-Eleven, ito Bayad Center, halimbawa. Ilagay nyo yung cash in na na-collecta nyo, 2,990. O yan, after nyo mapilapan yan, sunod nyo naman ito cash in screen pad for over the counter. Ayan. Ayan. Confirming. From GCash confirming over the counter cash. I-click nyo yung yan. Mamili ka na lang na picture. Ayan.
Yung picture na yan, yung sa GCash, yun yung sinend sa inyo na SMS message. Confirmation, example ito, yan. You have received report. So ito ipapakita kong sample na picture na iaano mo rito. Diba, brush pa. Pili ka na files. Yan, hanapin mo yung image na yung screenshot. Yung sabi ko sa inyo, yung screenshot niyo. Screenshot niyo yung litrato. Oh, yan ito, yan. Oh, ito. Oh, ito yun. Ito yung ipapadala nyo. Yan, ito. Yan. So, ito guys, yung ipapadala nyo. Yan. Ito yung screenshot nyo na i-send nyo rin sa picture. Yung Pampalawan na SMS. Guys, balik tayo. Inong bangko, yung confirmation ng bangko. Siya na naman ang ilalagay mo rito. Ayan. Pili ka. Yung in-screenshot mo kanina, siya yung ilalagay mo. O, yan ito. Ito, yan. Yan ang isesend mo. Click mo lang yung done. Tapos yun, okay na. Ayan. After mo mailagay yung SMS ng bangko, yan, submit mo na guys. So, ito lang. So, sana may natutunan uli kayo sa pagta-transfer from GCash to bank transfer. After nung makolekta mo yung pera, ika-cashin mo sa Palawan o no, kahit sa ang mga selected na mga cash-in ng GCash. So, yan na guys. Nandito na lang uli guys. May matutunan kayo. Hanggang sa muli sa next vlog ko na naman. Salamat sa inyo. Hindi pa nagla-like and subscribe, mag-subscribe naman ako kayo. Salamat sa inyo sa pagsasubscribe nyo sa video ko. Thanks guys. Hanggang sa muli.